hold on to me kasi hindi ko to kaya mag-isa. So, kaso it takes time to set. Kaso yung dila ko, friends, ang sakit naman. Dami mo kasing in-order, sis. Yan, hakot ka ngayon. Sugod bahay gang. Hi, Hagrid. Naipon sila kasi tatlong araw din akong wala sa bahay. Nalingal ako, bes. Bye-bye, mamaya na ulit. Yeah, adjustment. Tingin mo tayo dun sa signage yung salon, ma'am. Malinaw mo yung signage yung salon. Opo. Hi, friends. Namimili ako ngayon, pero hindi ako makadeside. Ang hirap pala mamili ng frame ng salamin. Gusto ko yung medyo classy yung itsura para kahit anong outfit masusuot ko. How much nila? Alam mo, yung sales for hi friends! So I have decided to wear this na. Nandito pala ako ngayon. And sobrang saya! Naka-HD yung mata ko. Ang tagal kong ganito, parang di ko na-enjoy yung city lights. Pero ngayon nakikita ko na siya ng maayos. And now, uuwi na ako. Or hindi ko pa alam. Baka tumambay muna ako sa lobby. Tapos iisipin ko kung saan pa ako pupunta. Pero ayun, sobrang saya po no. Pumalino yung eyes. Parang hindi ko siya nararamdaman. Not until kahapon, nung nag-VGC kami, hindi ko ma-enjoy yung city lights. I'm going to grocery again. At hindi ko pa na-chichika sa inyo yung salamin ko. Parang na-share ko sa inyo before, pero iba yung feeling. Parang na-overwhelm pa ako. Pero share ko lang kung ano yung POV. Alam niya yung noona hindi ko na-experience ng mas maganda yung mga city lights. Pero ngayon, mas maganda na. Tapos, yung mukha ng mga nakakasalubong ko tsaka nakakasalubong ako, para silang nakaremini, friends. I'm so happy din kasi umattend kami ng Christmas lighting something kahapon. And buti na lang nagpasalamin ako kasi nasa malayo kami. Tapos kung hindi, siguro hindi ko ma-enjoy yung city lights. Tsaka yung mga Christmas lights. Tapos kahit malayo ako, nakikita ko si Janine Tenyoso sa unahan. Kaya ayun, buti na lang talaga nagpasalamin ako and na-enjoy ko sa fully. Sobrang ganda sa mata. Yun nga lang medyo mahirap. Minsan parang sobrang bilis ko magsalamin. Nasusuka ako. Kasi hindi pa ako masyadong sanay. Pero better than before. Nakakapaglakad na ako ng maayos na di nahihilo. And hindi masyadong pansinin na yung mga distorted na dinadaanan ko. Pero punta muna tayo sa grocery. So, this is the mic, or this is the sound kapag wala pang microphone. Mic test, 1, 2, 3. Naka-on na siya, so try natin. Mic test, 1, 2, 3, mic test, 1, 2. 1, 2, 3, mic test, 1, 2, 3. So, gumagana na siya pagka-on nyo nito, pagkasaksak, gumagana na to agad. So, ito yung mas malapit, ito yung medyo mababa. Ito na sa chan ko na. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. 1, 2. Let's try the other mic. It's open na din. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ngayon, pakinggan natin kung ano yung sound niya. Hi, everyone! So, today, we are gonna vlog. I bought this for 1,799 pesos. And ito yung quality niya. Maganda ba? Hindi. Pero yun, kahit malayo ko sa camera, magaganda na yung quality. Hello friends, so I just got home. Actually, nasa lobby pa ako from Mega Mall. Nag-shoot din kami doon for a restaurant and sobrang pagod.
Meron kami masyadong ginawa kaso seeing na sobrang daming tao talaga sa Mega Mall. Kasi first time ko rin makarating doon. Parang napagod yung katawang lupa ko sis. And now, nandito ako sa lobby. Hintay ko lang si Martin kasi meron akong parcel na kailangan kuhanin. Dito rin tayo mag-isa. Makikita niyo naman. Ay! Antok na antok. Kasama talaga siya. Opo, ganyan po. Ah, may ano po. May dito sign. Ito po ba mat lang? Or opo. Same po lahat? Hindi po. Okay. Ipudot. And so we just got home from SM Mega Mall, Eastwood Mall, and kung saan-saan pa. Dahil nga bumili kami ng mga pang-gift and uminom lang sa Starbucks and naglakad-lakad ng onte. So, I wanna share with you guys yung mga products na nare-receive ko lately. Yung iba dito binili, yung iba dito bigay, iba PR and whatsoever. Pero, so, share ko muna sa inyo na bumili kami ng pang-gift sa aming mga parents. So, bumili kami ng pang-kilay. This is my gift. And yun din yung gift niya kay mami kasi pare sila mahilig mag-kilay. Also, bumili ako ng new blush from Careline. This is Berry Pop kasi wala, expired na yung aking blush. And also, Acne Spot Concealer. Sabi nila maganda daw to, so bumili na rin ako for myself. I also got myself a digestive from M&S or Marks and Spencer. Sobrang tagal ko nang pinapangarap to. Pero ngayon ko lang siya nabili. 190 pesos each. Bumili ako ng dark and yung milk chocolate. Titikman natin yan. So this is my gift for myself. Ang tagal kong pinangarap nito kasi hindi ako nakaka-receive ever ng Marks and Spencer na digestives. And now, let's open this package. So, ganito yung itsura niya. Ibabalik ko na lang. Kasama kasi ito sa ifi-film namin. And kailangan kong makita kung maayos ba or sira ba yung kailangan pukpukin. Kasi kailangan siyang ismash. Pero tingnan na natin. So, let's see ya! Yan. Oh, wow! Ooh! Angas! Ang laki! Malaking nips na color yellow, sis. Tapos may mallet. Wooden mallet. Pag nanalo, pakpokpok. Medyo mabigat siya ha. Sana mabilis siyang masira. Para mabilis lang din yung filming namin. Pero hanggat wala pa, please huwag ka masisira, sis. Kasi, alam mo naman. And for the last box is this. Aray, masisira pa yung kuko. So, this is a box of nips. Hindi ko alam kung bakit ganito karami. Akala ko ang ibibigay nila is isang box na maliit lang. Tapos biglang, it's heavy. Nagulat ako. Buti na lang nandito si Martin at siya ang nagbuhat. Pero I'm excited. This is the creamy tiramisu yata. Lahat. Hindi ko alam kung lahat ba or iba-ibang klase ng nips. I already saw it. Uy, sobrang dami! Ang dami na ng nips nito. So, 3 per row siya. 3, 4 stacks. Ay, grabe. 4 na stack. So, 4, 8, 12 na ganito. Ay, pangbenta sis, charing. O, sa mga inaanak ko dyan, alam nyo na ang regalo ni Ninang. Sa inyo. Sa mga inaanak ko na naka-receive ng nips, ito ang pinagmulan. Kaya, Merry Christmas sa inyo mga inaanak. Ang dami! Thank you po, Universal Robina. Love you so much, Ma'am Robina. Okay, for the last one, ito ang aking isi-share. I'm so excited dito, pero kinakabahan ako kasi mamaya basag. Pero let's see. So this one, I bought it nung nag-sale. At biglang nagkaroon ng stackable voucher ang Shopee. Nag-ipit na ako kasi
alam kong madugong anuhan to, unboxing. So, normally, ang price range nito is 2,000 to 3,000 pesos. Nakuha ko siya ng 1,700 or 1,400 lang. Sobrang steel na nun. And ito yung pinakamalaking size nila. Tignan ko. Nagulat pa ako kasi sobrang laki. As in, tignan nyo. Kasi laki ko siya. So, ganun kalaki tong mirror na to. Tignan na lang natin. Sana hindi basag kasi sayang naman. Matagal ko nang pangarap magkaroon ng ganito. Kaya excited ako. At ang tagal ko na rin gustong umorder nito. Palagi ako nakaka-order pero palaging nakaka-cancel. I don't know why. Ay, nakabaligtad. So, mukhang hindi naman siya basag, friends. Ayan, tignan niyo. Yan o, mukha naman siyang hindi basag. Let's see na lang. Sunday and magcha-church tayo. So, I'm actually vlogging para may ma-i-add sa mga clips. And this is because nakapag-film na ako, ay nakapag-edit na ako ng mga previous vlogs. Actually, pinagdadalawang isipan ko pa nga kung mag-vlog ako kasi baka matambak na naman. Pero okay lang. Sige. Let's do this. Baka kasi may puntahan din ako later. So, feeling ko nga late na ako. Pero anyway, see you na lang ulit later. Sobrang daming ganap ngayon. May mga pa-pet something pa sa labas. Later, tingnan natin. Nag-iintay daw mga tao sa Pilipinas. I think 5 seconds lang. Gano'n po kayo willing maghintay para matapos yung intro ko? Gano'n matagal? Gano'n matagal? Kasi marami po dito sa 3 PM service ngayon and even those perhaps watching. Yan, pagtyaga, joyful perseverance. Thank you very much, Miss Bella. Ayan, okay. Hi friends! So, done na ako sa service and nandito ako ngayon, nakatambay ako sa may city walk dito sa gilid. Grabe, super daming ganap ngayon dito. May tungkol sa mga puppies, parang nag-celebrate sila ng something. Kasi alam nyo naman yung Eastwood, it's a pet-friendly community. Tapos ngayon, since weekends, meron na namang bazaar dito sa City Walk. Parang every weekend, nagbabago yung mga sumasali dito sa bazaar. Also, dito sa gilid, friends, magkakaroon na ng orange bucket. Look at that. Yung orange bucket na last time na natry ko is yung sa Pasay, yung nagkaroon kami ng collaboration, tapos sobrang naging successful yon. Ayun, dito na-excite ako, sana makapartner ko sila ulit dito. Pero anyway, done na yung ating service. And it's already mga 5 PM siguro, hindi ko na na-check. Pero usually, mga 5 PM na or magpa-5, natatapos yung service. Sensya na lagi ako nakatingin sa kung saan-saan kasi hindi ako sanay na lagi lang nakatingin sa camera. Now naman, plan kong pumunta sa may Eastwood Mall kasi gusto ko ulit kumain ng red mango. Napanood ko kasi yung vlog ko na inedit ko kahapon and ilang linggo, ilang buwan na rin akong hindi nakakapag-red mango. So, pupunta tayo doon. Tapos mamaya, titignan ko pa kung ano pa yung kakainin ko. Pero I only plan to eat na lang sa bahay, tapos siguro susunod na lang, sasama ko kayo pag nag-ramenagi ako. Kasi usually friends, nag-ramenagi ako dito mag-isa since kapitbahay ko nga lang. And binigyan ako ng ramenagi ng GC nung nakapartner ko rin sila. So, yun yung mga perks na mga nagkakaroon ako pag nakakapartner ko yung mga restaurant. So, hindi ko alam kung kailan ko ma-share, pero for sure kasama dito sa vlog yon. Grabe rin yung verse ngayon, it's all about waiting, and sobrang tamang-tama siya sa akin.
kasi marami akong bagay na gustong mangyari sa buhay ko. And God always asks me to wait. And alam niya rin na kung gaano ko kahirap or kung gaano kahirap para sa akin ang maghintay. Pero He's always reminding me na maghintay para sa mas better na plan niya. Pero ilang beses na rin naman yung pinatunayan sa akin how great He is. And I know it's hard to wait, pero experiencing it myself na kung gaano ka-great ka, kung gaano kagaling si Lord, kung gaano siya ka-faithful sa mga promises niya, talagang it's really worth to wait. I know nasa waiting season pa rin ako and may mga bagay na dapat akong i-obey, dapat akong i-give up, and may mga bagay na gusto siyang ipagawa sa akin para makuha ko yung mga blessings. Sometimes it's really hard. I always ask Him to na ma-assure ako sa mga promises niya for me. I always ask Him na, Lord, wag mo kong iwan. I know it's hard to wait, lalo kapag wala ka, kapag hindi kita kasama. And I know din kung gaano kahirap na maglakad mag-isa. So I always ask Him na, Lord, wag mo kong iwan. Through this season of waiting, be with me. And always remind me sa mga bagay na dapat kong gawin. Hold on to me kasi hindi ko to kaya mag-isa. So I know each and every one of us are in the season of waiting too, and I know it's very hard, pero always be reminded na si Lord, pag tinawag mo siya, He'll be with you. He know your heart, He know kung ano yung mga gusto mong gawin, He know your desires. So kapag pinag-pray mo and you're in the season of waiting, huwag kang mag-give up. Many times ko na rin napatunayan sa sarili ko yan. It's really hard na hindi mag-give up knowing na parang walang nangyayari sa buhay mo. Pero when God revealed you or when God gave you what you are praying for, sobrang worth it. Malamang mas maganda pa sa pinagpe-pray mo or kung ano talaga yung gusto mo, yun yung ibibigay niya. Especially, He knows na yun talaga is para sa'yo. So, sa lahat ng mga nasa season of waiting dyan, don't give up. Always be with God. Always ask Him to be with you. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa na God will give you what you deserve and what you desire. As long as align yung mga prayers mo sa mga plano niya, intayin mo lang ibibigay ni Lord yun sa'yo. God bless everyone! Happy Sunday! Chocolate shell, Oreo crumbs, and mango po. Opo nga, nabisi po ako eh. Thank you. Sorry na, nandito yung mic ko kasi wala akong paglalagyan. Pag dito, parang makukulog. Anyway, as usual, ito ang ating binili. Ang ganda ng cup nila ha, pang holidays. Sobrang na-miss ko to, Kalurky. Ang harap. Na-miss ko. Parang 2 months, wala. Nagustuhan ko siya red mango. Hindi sobrang asim nung yogurt. Tapos even out yung pagkakalagay nung choco shell. Matamis pa yung mango nila. I still love the yaoyaw though. Kaso wala nga dito. Walang branch dito. Hindi ko alam. Sana naman yaoyaw. Pumunta rin kayo dito. Anyway, bago yung lipstick ko. This is from Superstay. Di ba parang wala lang? Ang ganda. Kaso it takes time to set. Dapat pag maglalagay kayo nito, yung hindi po muna kayo kakain para mag-set siya. Kasi na-try ko yung last time na kumain ako agad. And natanggal siya, sis. Yung parang nag-flakes-flakes siya. Ganun yung itsura. And ngayon, parang hindi pa naman natatanggal. Di ba? Nice. Thank you.
much ba yung isang bottle? Ito ma'am, 9,300. Meron tayong 50 and 30. 30 ml for 5, then 50 ml, 6.5. And now, we are going home already. Napapansin nyo ba, paiba-iba yung itsura ng camera? Or yung paghawak ko ng camera, minsan 0.5, minsan hindi. Pero kasi ang awkward, friends, kapag nakaganyan, so parang yung mga nakakasalubong ko, nakikita nila kung ano yung pinifilm ko. Pero ayun, hindi ko alam kung pupunta pa ba akong Starbucks or uuwi na, kasi na-realize ko na naka-accumulate na ako ng 100 stars doon sa Starbucks card. So baka i-avail ko, let's see. Pag hindi, edi uwi na tayo. So ayun, bukas meron na akong event sa Panasonic. Isasama ko pa rin kayo, syempre. So, let's go. Let's go home, I guess. Or, bahala na. Hi, friends! It's around 7:30 PM already. And, lumabas ako kasi I just got home from a very short but very tiring Christmas vacation. So, 3 days lang ako nagstay doon sa family ko. Pero grabe, sobrang nakakapagod. Naubos yung social battery ko. And now, pupunta ako sa DIY or Mr. DIY and baking something. Kung saan may party needs na pwede akong mabili. Kasi I ordered some balloons for New Year pero hindi nagre-reply yung seller. So I guess i-cancel ko na lang yung order ko and then mag-aanap na lang ako dito kung meron. Pero sana kung kaya naman, ma-ship nila. Pero let's see, punta muna ako dito sa DIY and then update ko kayo sa susunod ko pang gagawin. Sa totoo lang friends, sobrang dami kong gustong gawin. Kaso, nagkaroon ng napakaraming kailangan gawin for my work. May mga revisions, may mga kailangan na akong i-edit, i-upload. So, ginawa ko na lahat yun today para wala na akong backlogs. Tapos tomorrow, may gagawin pa rin naman ako. Pero yun yung mga hindi na masyadong rush. Yung ako nang bahala kung kailan ko i-upload. So, sana yung mga ganitong bagay ay matapos natin. And hindi ko alam kung saan ako kakain or anong gagawin ko. Pero, ayun, nilista ko lahat ng kailangan ko. At ngayon, nandito tayo sa Mr. DIY. Let's see kung meron talagang mga party needs dito. Okay friends, tapos na ako pumunta doon sa Mr. DIY and sobrang konti ng party needs nila. Parang mas marami pa doon sa baking something. Nakalimutan ko kasi yung name. Pero pupunta tayo doon. And after this, hindi ko alam kung anong kakainin ko kasi it's really cold and I want to eat some ramen. Pero gusto ko rin mag-Starbucks. So, anong pipiliin natin? Hindi ko talaga alam. Pero tingnan na lang natin. Parang mas nangingibabaw sa akin yung ramen. Kaya baka mas mag-ramen tayo. And mas hindi kasi ako gagastos doon because may binigay pala na coupon yung Ramen Nagi or Nagi Group sa akin or voucher or gift certificate. So, tingnan na lang natin. At umaambon. Kaya, let's see na lang talaga. Excuse me. Ask ko lang po kung may balloons po ba na numbers. Wala po. Thank you. Prince, wala din. So, ano na? Postpone na ba ang first New Year hosting sa aking charing? Hindi masyadong masaya pag walang backdrop. Sana makahanap ako. Kahit same day delivery, mag-ask nga ako sa GC namin. So, ang meron lang doon ay yung mga numbers na candles. Pero yung mga, ano, wala, mga balloons. So, ang gagawin natin ay maghahanap na lang sa GC. Bahala na. Baka magpabili. Hanap tayo, sis. Pero dito sa Eastwood, wala akong mahanap. Pero sana may makatulong sa group. Or kahit Grab or something. Something. And since I'm hungry, let's eat. At napag-decidean ko na mag-ramen agi na lang. In case na I'm still hungry, let's go to Starbucks. Pero I guess hindi na. Kasi sobrang laki,
lakas makabusog talaga ng ramen. So baka mag-ramen na lang tayo. Let's go. Okay guys, order tayo. Ang i-order ko lang palagi ay Nagi Kiddy Meal tapos karaage. Wala nang iba kasi yun lang palagi kong bet at yung kaya kong ubusin. Kapag may kahalo or kasalo, bet ko ay yung butaw. Pero ngayon, Kiddy Meal lang. Ito na yung food ko. I usually put chili sa butaw kasi medyo na gagaanan ako sa taste niya pag sa Kiddy Meal. Sarap. Ah, hingi lang po akong water. With ice po. Thank you.